Ayan, so welcome back po no, dito sa De Enrica YouTube channel. Well, ang ating po pag-uusapan ay ito po ano, hindi pagdalo ng vice presidente no sa mga gaganap na sona itong Hulyo no. Well, sinasabi nga po na first time ito no na hindi pagdalo ng isang vice presidente sa isang event no kung saan magsasalita po ang pangulo no patungkol sa kasalukuyang estado ng pamahalaan ng bansa no, yung mga performances at yung mga plano nito no. At sinabi nga po no sa isang panayam na ni Vice President Sara Duterte na hindi nga po siya dadalo, at she designate herself as designated survivor. O di ba sinabi niya yun sa in, ano sa interview. Bali ano po ba ang designated survivor? Well, sa US ang designated survivor po is siya po yung immediate replacement po no kung may mga mangyari no sa mga leader, halimbawa sa presidente no, sa speaker. So speaker ba tawag sa ano sa leader ng house nila doon? Basta ganun po no. Siya ang vice president po ang designated. Bali wala naman daw pong ganun sa ating bansa no. At wala naman daw pong threat diyan po sa zona no, dahil kung meron silang nalalaman na threats, well, magtataas or nagtaas na sana sila ng seguridad. Well, para sa akin, ang iba naman po kasing sinasabi ng iba, eh ano daw, nagbibiro lang daw ang vice president. Well, para sa akin, walang pagbibiro doon, no? Walang pagbibiro yun doon dahil hindi naman talaga biro ang seguridad, no? Kahit nga sa airport, di ka pwede magbiro dyan. So, hindi po talaga biro ang seguridad. Kaya I don't think that the second highest leader of our nation eh gumagawa ng mga pagbibiro sa mga ganyang panahon. So inano niya yung sarili niya lang no, tawag dito, tinawag niya lang ang sarili niya na gano'n no, for me as a reason, di ba? Dahil ano po bang ibang rason ng vice president pati hindi siya dadalo, di ba? Pang ilang zona na ito ni BBM, pangatlo na, pangapat, di ko na po kasi mabilang, no? Dahil di naman po kasi ako nanonood ng SONA. Ang pinanood ko lang po nun, yung inauguration niya. Dahil nga po wala, pa sa feeling ko, wala naman akong panonoodin dun. Dahil ano bang pag-uusapan natin? Di ba? Eh, sa mga nangyayaring, ano, yung inaasahan ko sana ng progreso, yung susundan niya, yung mga nagawa ng dating Pangulong Duterte. Eh, hindi po gano'n na nagiging direction eh. Tsaka yung plano, alam naman natin ang sasabihin niya. We should. We need to study. Eh, presidente na siya eh. Di ba po dapat? Ginagawa na nila yon. Di po katulad nung sa panahon ni Pangulong Duterte, di ba? As he speak, eh, ginagawa na po. So, yun po yung inaasahan ko every zona. Kaya, siguro, hindi man po talaga aminin direkta ng ating vice president, eh hindi na po siya sangayon no sa kasalukuyang tinatahak ng ating bansa. At ano po bang iulat doon ng pangulo? Sabi ni ano Speaker Romualdez, eh ano daw 'yon? Ang zona daw eh pagkakaisa, pag ano daw? Pag parang pagpapakita ng pagkakaisa, no? Kailangan pumunta ron para hindi po ano, hindi po 'to yung eksakto sinabi niya no. Sa pagkakaintindi ko, ang sabi niya eh yun ang event kung saan malalaman no yung kasalukuyang sitwasyon ng bansa no at ano pa pong mga plano. Well, kung ako nga po on my personal capacity eh di ko po nakikitaan ng ano eh, ng pagkakaisa ang gobyerno. Siguro ang pagkakaisa sa mga ano kalaban nila dati dahil nakita niyo naman, di ba? Yung mga dating pinataob na ng administrasyon dahil sa mga kapalpakan, eh siya ngayon ang tila, no? Nagiging kakampi ng gobyerno, di ba? Ngayon, ano ba nangyayari? Ano po bang progreso
No? Mayroon daw po si Maharlika Solar. Bali, ano po bang iuulat doon ng Pangulo na ang Pilipinas po, yung ating peso, ay ang siyang pinakamahinang currency sa buong Asia? O yung pong bigas, no? Na 20 daw or 29 or 30 na ibebenta daw sa merkado. Yan po bang maririnig natin doon? At ano po bang pagsasama-sama pagkakaisa ang sinasabi ni ano ni secretary tuloy ni Speaker Romualdez eh yung pagiging sama-samang maging milyonaryo. Ano po bang pagkakaisa? Eh nagkaisa na nga po eh. Unity pero pinagkaisahan si Bibi Sara. So yan po yung ilan sa mga bagay. On my personal capacity, napakalayo ko po sa bansa eh. Nakakaramdam po ako ng hindi kagandahan, di ba? Kaya nga po lahat ng kaibigan ko, no, wala pong pumaltos kahit isa. Lahat po kami BBM, pero lahat po kami pare-parehas na rin ang nararamdaman sa gobyerno. Kapag ka tinatanong ko, oh, ano, kamusta na? Papagano na lang. Ay, kulang na lang sabihin, nabudol talaga. So, yun po talaga nararamdaman ko, no, sorry. May hope pa sana nung hindi nagre-resign o hindi pa umaalis sa administration si BP Sara. Pero sa nakikita ko po talaga, kailangan niya na pong umalis. Dahil habang papalapit po ang eleksyon, eh matindi po ang magiging panat sa kanya. No? At masama po niyan, baka madamay pa yung kanyang pamumunuang organisasyon. Di ba? Katulad ng DepEd, katulad ng ELCAC. No? Kaya po para sa akin, no? Eh maigi na po talagang disani na yung mga posisyon na po yan o yung kanya pong ang tawag dito, yung mga departamento na yan. Dahil yun nga po, para sa akin, eh baka madamay lamang, no? Dahil nakita naman po natin ang nangyayari, di ba? O yung ginagawa sa kanya. At tahimik naman po doon yung talagang ka-unity na si PBBM, di po ba? So yun lamang po, no? Ating napag-usapan ngayon, no? At abangan po pa rin natin, ano po? Lang type ng may mapag-usapan tayo. Dito lamang po no sa De Enrica YouTube channel. Muli, magandang araw po at maraming salamat po sa inyo lahat.